Ayan, hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, today is May 3. So, araw po ng Martes. Holiday daw po, sabi ng iba. So, magbabalik tayo. So, mayroon tayong job today. So, ito siya guys. I show some jobs. Okay. Yan. Ito yung ating gagawin ngayon. Video card. MSI. So, armor guard. Rangeon RX 570. So, ito guys ay nung pumunta yung may-ari nung nakaraan, nung siya ay dumating. So, tinesting na namin ito guys. So, ang sabi kasi ng customer, so dumating siya nung April 28 pa, 2 PM. Ayan. So, from binangunang Rizal. Ayan. So, ito yung ating GPU. Ang sabi ng may-ari nung binigay lang daw sa kanya ito ng customer, ng kanyang kaibigan. Then, yun, nagamit naman daw niya. Kasi nag-asawa na daw yata yung kaibigan niya. Kwento lang niya. Ayan. So, binigay na daw kasi siya. Ayan. Ang sabi ng ating customer, wala siyang display. So, dito naman siya. Walk-in siya. Pumunta dito sa atin. So, tinesting natin yung GPU niya, yung GPU card na ito. So, tinesting natin habang ano, kasi wala daw display. Pero nung tinesting natin, may display. Ayan. So, ngayon, problema lang, tawag dito, nagba-black screen. Pag in-stress test mo siya, nagba-black screen. Pero dun sa PC niya, totally wala na talagang display. Ayan. Then, in-stress test natin siya. Ayan, nagba-black screen. Ngayon, VRAM tester tayo using kasi ano to AMD card. So nag-testing ako ng VRAM tester. So na may nakita tayong error na problema. So hindi ko lang matandaan kung ano yung error niya. Nilagyan ko lang dito is VRAM error. So i-testing natin siya ngayon kung ano yung error niya. Yan, i-stabi muna natin to. So, salang natin ang card. So, may extra lights tayo. Extra lights. Malinaw ba ang video? So, yan. So, lagyan natin siya ng 8-pin. Extra power supply. Tapos, lagyan natin siya ng HDMI display. Tapos i-boot up natin. Kung mapansin nyo, magpa-power siya. Magpa-power naman siya. Power on. Yan. So, bumili tayo ng GPU cooler natin. Ito, pang testing. Yan. Small lang siya. Ginawa ko lang DIY. So, binili natin yung ito. Tapos, nag-DIY tayo sa 12 volts. Yan. Kung mapansin nyo siya guys, meron naman siyang display, ayan. Nasa may display siya. Ayan. Ang problem niyan, stress test, yun niya. Pero hindi nala daw dito ng customer kasi wala daw display. So, ang gagawin natin sa kanya is, ibibirang tester natin siya. So, patayin muna natin siya. So, isalang ko yung pang-test natin ng VRAM. So, itong hard disk na to. Salang ko siya. Then, itest natin yung kanyang VRAM. Okay? Ito, show ko sa inyo. Yan. So, power on natin siya. Power on. Itest natin yung VRAM. Kung alin yung may error. Para ma-repair natin siya. Yung i-re-repair natin ay RX 570 MSI. So, ba't yung MSN to? Ay, sala. Ito pala sa kabila. Ayan, MSI. MSI, ang ating nare-repair.
So, baba tayo sa AMD tayo. Then RX 570 siya. So, punta tayo sa RX 570. So, yan yung memory tester natin. So, may error siya, nag-error. Siguro may problema yung aking SATA na red. Lagi na lang kasi nag-error doon. So, itong isang ano natin. Siguro sira yung aking may error siya. Nag-fail. Ayan. So, LS natin. LS. So, medyo malayo lang siya, guys. Pero, RX 570. Tama ba? RX 570. So, meron tayo dyan RX. Kasi pa RX 570 yung nakalagay dito. So, hindi siya gumana. Unless the slash RX RX 570. Meron naman RX 570. Pero hindi siya gumagana. CT that slash RX 570. Nag-error yung ating ano. Patayin nga muna natin to. Power off. Palitan natin ng SATA cable. Mga may problema yung ating SATA cable. Ayan, so run ulit natin. So, nag-i-error kasi siya, kaya mga may problema. So, wait lang natin siya, guys. AMD. Dire-diretso. Sana hindi mag-error. Error na naman. Bakit kaya nagkaroon ng error? Okay, error tayo. So, noong nakaraan, na-test natin to. So, nalimutan ko lang kung anong problema ng error. Kung saan yung error niya, ng may customer. LS RX 570. Sana pumasok. Ayaw mag-read. Five 70.
Ayaw pumasok. Nag-i-error ang ating pang test. Error siya. Nagluloko siya. We're sorry. So, nagluloko yung pantest natin. So, hindi ko alam kung bakit. Kailangan walang error. May error talaga. Pan-spinning naman siya. Pero may error siya. Yung error niya yung CH1 niya. So yan yung error niya. So may marirate naman natin. Kailangan natin siyang i-revolve. Bukas ko na siya i-revolve. So may error siya, CH1. May error niya. CH1. So AMD yung ating tinetesting. Yan ang error niya. CH1. Kailangan natin siyang i-revolve kasi ito ay D1, D0, CH1. So, may error siya na port. Yan yung failing niya, failing bits. So yan, channel byte. Yan. Eto, mali. Tuloy lang tayo sa ating nire-repair. So, next day na ngayon. Hindi ko natapos yung mga nakaraan. May mga ginawa kasi ako. Naglipat ng gamit sa kabilang shop. So, ito yung nire-repair natin na yung MSI pa rin na RX 570. Bale, yung pinakita ko sa inyo sa unang video natin na yung kanyang error. So, excuse me. Yung error natin na ito. So, mapansin nyo. Ito siya, guys. Bale, yung nire-repair natin ay AMD. Yan. So, AMD GPU. Yan. Dala ito yung nire-repair natin. So, start tayo dito kasi ito yung pinaka marking niya. Mapansin niyo may marking kasi tayo sa dulo may kulay na silver na ito. So, kailipat lang tayo sa kabila para mag-start tayo ng halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganyan. Like, counterclock twice. So, ang basa natin, dahil AMD siya, sa lip na A1, so, ang start tayo sa A0. So, ibig sabihin, A0, CHA0, so, ito yung lumalabas sa memory programmer natin, memory tester natin. So, A1, yan, B1, tapos, ngayon na may problema sa atin, ay C2. So, may error tayo dito na 5. Dito sa ano na to. So, ito yung ating errorable. Yan. Sana hindi may walang problema sa ilalim nito GPU. Kasi ito, connected dyan dyan. Ayan, mapansin nyo itong line na to. Connected dyan dito sa GPU. Sana walang problema sa ilalim nito. Kasi pag may problema, hindi mawala yung error dito. Kahit mag-revolve tayo. Kahit mag-replace tayo ng bagong chip. Okay? So, yan siya. So, medyo matigas lang ito. Kailangan lang natin ng mabilis na pagtanggal. So, gamit tayo ng so, 40 lang yung air natin. So, gamit tayo ng mabilis ang pagtanggal.
So, re-reball natin siya, guys. So, andito yung error. Mapapansinin natin kung bakit siya nagkakaroon ng error doon. So, papakita ko sa inyo. Via microscope tayo. Medyo madilim ang akin yung working station. Ayan. So, oops! Nalaglag ang cellphone. So, check natin via microscope. Show ko sa inyo bakit siya kailangang i-revol. Ano ba yung problema niya? Bakit nag-i-error? So, check natin siya. Ayan. So, mapapansin nyo. Ay, sala pala. Hindi pala itong microscope. Sorry, guys. Ayan. So, mapapansin nyo. Madumi siya. Ayan. Yung mga dumi-dumi. So, ayan siya. Maraming dumi. Ibig sabihin, either nabasa. Ayan. Siya yung nagkukos ng error. Ayan. Kita nyo ba, guys? Ayan. Tapos, titingnan natin yung chip. Ito yung chip, guys. So, yan, ah. May burn mark. Ah, yun lang. May burn mark tayo sa ilalim. So, kaya pala siya nag-i-error. Ayan, nag-off pala ang ating mic. Sorry. So, nag-off yung mic natin. So, naglobat. Napansin. So, ito guys yung sira. Ayan yung may corrosion. So, may ano sa loob. So, linisin natin yan, guys. So, lagyan lang natin siya ng flux. So kaya pala siya nagkakaroon ng issue dahil may static, may dumi pala sa ilalim. Kaya pala siya nagkakaroon ng corrosion, nagkakaroon ng nawawala yung display at naghahang dahil sa issue na yun. Sana walang sunog. Mukha namang malinis.
Tanggalin natin ang kanyang. Pantayin natin. Papaglagay ng bira mamaya. So, pantay siya. Okay, clean na. Wala pa akong ano, exhaust. So, paglipat sa kabilang shop, magkakaroon na tayo ng exhaust fan. So, budgetan na natin. Kasi singhot ko pa rin lahat ng usok. Ayan. So, nalinis ko na tong ating board. So, next natin ay yung ating VRAM. Sana ma-repair pa natin to. So, papansin nyo, may sunog siya. Ayan, oh. Sana gumana pa to. So, try ko munang i-clean. Saan ang aking pang cleaning? So, ang gamit ko ay gulo-gulo na. Wala ang aking pang cleaner. Wala ang ating panglinis. Ayun, tago. Sunog to. Sunog ko. Tingnan natin kung may putol. Para may putol siya. Sana walang putol. Para malagyan natin ng rebol lang. Hindi magpalit. Napakaraming lupa nito. Check natin itong may putol. Kasi pag may putol, hindi na natin siya i-re-rebol. So, mukha naman siya malinis.
Mukha namang wala. So clean. So tingnan pa rin natin i-rebol kung mag-work siya na maayos. Kung mabasa pa rin yung VRAM niya. Pag rebol at hindi gumana, ganun pa rin, papalitan natin siya. So per option natin ay to list the gastos. Pababa natin yung gastos para matulungan natin ang customer. Kasi mag-works pa naman yan, sayang. Para hindi masyado malaki yung gastos ng ating customer. So, electric pan nga tayo. Space mas bar so yan, continue. Ayan, so cleaning naman. Tapos na. So brushin nga natin. So ito. So ito ay mayroong snot. So may problema na. Papalit talaga tayo ng isang VRAM. Sunog na ito. So, may sira na. Ito, sunog na rin. So, hindi guaranteed. Ito.
Nabalatan na. So, sunog na ito, guys. Kailangan natin palitan. So, hindi na guaranteed kasi na, ano. Sayang yung rebolling natin kapag kinontinue natin. So, meron naman ako nitong VRAM na to. So, this is a 1 GB VRAM. So, tingnan natin yung numbering. Ah, wala tayo. Wala pala ako, guys. Ayun na problema. So, wala tayo na itong VRAM na ito. Tingnan natin kung connected. Wala tayo ng tester. Connected pa siya. So, nabasa siya. Kaya na siya ganun. So, lagyan na lang natin ng mask in case na mapagana natin. Okay, check. Buzzer sound lang. Connection. Okay, this is connected. Okay, 8.5 ohms. What's that? Eight point five ohms. 1 ohms. 1 ohms on difference. Wala tayong pamalit. Palitan ko na sana eh. Pero tingnan natin. Stress test naman to eh. Connected pa naman siya. So yun yung mahalaga. So nabalatan lang siya dahil sa at nagkaroon siya ng spark dahil nga sa pagkabasa. So, hindi naman putol. Connected pa siya. Variable lang natin. So, wala tayong available na ito. Bibili pa. Bibili pa ng ganito. So, model kasi nito guys ay D9 BBR. So, I think working pa to. Connected pa naman siya. So, naging corrosion lang. Nagkaroon ng corrosion sa ilalim. So, kailangan lang natin siyang iayos. Para tapos stress test natin ng maayos. So, lagyan na lang natin ng mask yung mga nabalatan na line. So, lagyan ko siya mamaya. So, okay naman yung ilalim. Okay, rebuild lang na, rebuild ko lang siya guys. Na-update ko kayo later. So, ayan. Tapos na tayo mag-rebuild. So, ito na siya guys. Prepared na siya. Naka-prepared na. So, ano na rin natin ng... Lagyan ko na rin ng mask. Ayan. So, na-prepare na natin siya.
So may mask na yan siya, guys. Lagyan ko na ng mask yung mga lines na nabalatan. So connected pa naman siya. So parang nangyari kasi, guys, dito is nabasa siya. Okay, tapos nagkaroon pa siya ng mga dumi na liquid. Kaya siya ay parang nag-spark ba? So, balik na natin siya ulit dito sa ating pinaglalagyan. Sa ating ipaglalagyan. Supply lang tayo ng konting flux. Flux lang apply natin. Pakapit lang. Pagdagan natin flux. Medyo nakakunti siya. Para maipod-ipod natin yung biram kapag naglagay tayo. Para nakalutang-lutang. So may pin naman yan. Di tayo magkakamali sa pin. So yung marking natin. Sa marking natin ay na ito. Sa baba. So yung position natin is ganito. Yan. Align lang natin siya ng center. Center lang natin siya. So, konting ipot. Tay na ba? So, konti pa. Sobra ba? Okay, sakto na yan. Tapos, reflow. So, reflow natin siya. Kaya 400 lang yung gamitin ko. 420 yung ginagamit ko. So, big nozzle. Para pantay. Okay. So, yung naka-low melt solder naman na to eh. Kaya, low lang yung gamitin natin. So, okay na siguro. Check. Dumikit na ba? Tapos, try ulit natin. Papagalawin ko naman siya. Tumigas na siya. Ito yung pagagalawin natin siya.
So make sure na nakadikit. Okay. Okay, so palamigin lang natin. Pinatay manak, ba't nang pinatay? Binunot niya yung saksak na nga. Pinatay ng aking anak. Pinakalman, binunot. Ang batang makulit. Palamigin natin eh. So, sinabi ko na rin doon sa customer natin na magpalit siya ng thermal pad. Sinamamahala niya ata siya sa gastos. Di, sabi ko siya, palitan na lang niya. So, tingnan natin kung mag-work na maayos. Kung hindi, bibilhan natin ng, ano, bilhan na lang ng VRAM. May thermal paste pa naman to. Hindi natin kailangan mag-apply. Tapos i-test natin yung kanyang VRAM. Kung may error pa rin siya, wala na. Let's see. Sana working. Mag-working fine. Okay. Salang natin. Okay na. Nasa alignment na siya.
Okay, so power on natin siya. So on ko lang ang ating monitor. So naglagay ba tayo? So ready na lang natin to. Okay, power on natin siya. Phone. Hindi pala nakalagay ang ating mo natin, run natin yung tester. Lagay natin yung memory tester natin. Power on natin ulit. Yan na natin yung tester. Yan. Okay, board. Tignan muna natin to. Setup lang tayo ng maayos para sa keyboard setup. Then, yan, RX. RX 470. 470 ba? 570 pala. RX 470. Okay, may error. May error na naman ang ating tester. Restart. Lagi na nagluloko ang tester ko. Ang ating video card tester, lagi nagluloko. Ginamit ko kasi din sa isang sapphire na may problema. Ang chip niya. Bukat na nagluloko na rin siya. Hindi na nagana na naman ng maayos. Ayan, nag-work na siya. So, RX 570 run. Check natin kung may bugs. Tingnan natin kung may fail. Okay, it's running. Sana mag-pass para maganda. Maganda ang result ng ating ginagawa. Yung pakita ko sa inyo yung error kasi may error siya kanina
sa una nating pinakita. So error 5 siya. Tingnan natin kung nawala siya. Oops, pass na siya. So punta tayo ng RX570G. Red ng error. Ayan. Pansin nyo. So, kita nyo naman kulay green. Pag kulay green yung ating ano, ibig sabihin pass siya. Pag kulay red is failed. Ayan. Nagpass naman siya eh. So, as of now, mapansin nyo. Ayan. Wala na siyang error. Yung error kasi natin is dito. C1. So, pansin nyo naman. Wala na siyang error. Kompleto ng bits niya. Okay na. It's working fine na. Yeah. It's working. Okay. Control X. Exit. Power off. Power off the machine. Okay. Shutdown. Ayan. Shutdown na. So, put na natin sa OS. Lipat naman ako ng OS. Sabot naman natin siya sa OS. Okay, power on again. See? Yan, it's on. So, ang gamit lang nating hard disk ay medyo mabagal. Kasi mga ganitong hard disk, papangit. Mga hard disk ng pang laptop lang siya, guys. Kaya, but sa HDD, mabagal. Yung nasira na kasi yung ano eh, gawa nung nire-refer ko nga, sabi ko nga sa inyo, nire-refer ko nung nakaraan. So, nasira yung aking ano. Yan. So, ito yung dati kong ginagamit. Mabilis siya mag-boot pag ito yung gamit eh. Mabilis tayo mag-test ng ano, ng ating nire-refer ng problema. Sira to. Tapos, yung gawa ng GPU natin nga ng nire-refer. So, nasira to. Nagano tayo ng BIOS, tapos mayroon pang ano, pati yung isa kong HDD nasira din. So, hindi ko maintindihan yung complication kung bakit siya tinamaan. Then yung ating motherboard, itong motherboard na to, so nagre-reset na siya. Parang nagkaroon siya ng conflict. Hindi ko alam kung paano siya nasira. Either may problem yun. Kasi yung GPU nating nire-repair, may display naman siya. Pero naka 0 MB. Parang nire-result niya is may sira yung SM bus. Parang ganun yung issue niya. Or GPU chip, parang ganun. Para siya nag-hang. Ayan. So, mapansin nyo guys, may display na siya. Okay yung display. So, stress test lang natin to. Sana mag-work siya ng maayos. Para makuha na ng customer. So, ilang araw ko na rin kasi itong tinitesting. Hinahanap po yung problema. Ito lang ang problema kapag ang HDD ang gamit mabagal. Babasa pa ng startup, hindi pa nalabas yung nandito. Kaya mabagal siya mag-load. Yun lang ang pangit sa HDD. So ipon-ipon lang tayong budget, bili tayo ng SSD. Para bumilis yung ating repairing. Gaya niya, nagbabasa pa siya. Tagal mag-load. Mabagal. So, salit pang mababilis yung ating video repairing. So, napapatagal siya. Kasi, yan nga. Mabagal yung ating HDD na ginagamit. Okay. So, nawala na ang error. Sana mag-work siya ng maayos. Kung hindi siya mag-work ng maayos, or maging back job man, so hindi natin alam, hindi natin inaasahan. So, the order na lang yung may-ari. So, nasa 1.6 yung VRAM. Eh. So, 1.6. 1,600. So, ganun siya kamahal. So, yan yung pinaka... Siyempre, babayaran niya pa rin kasi yan. Oh, plus labor. Dahil 8 gig siya. 2K ang labor. Tapos, kung 1.6 siya, di nasa 3.6 na. Yan yung VRAM. Ah. Kung may mga iba pang fail. So, hindi natin alam. Pero at least yung failing natin is na-resolve natin na wala yung fail. Yung kasi yung problem na itong GPU, may problema yung VRAM niya. So, at least mawala yun. Bagal mag-load. Wala, ayaw ko talaga mag-SSD.
para bumilis ang ating repairing. So, ipon lang ng budget. Wala pang budget eh. Kulang pang budget. Basa ba dito? Lapit nga natin. Lalasahan lang naman yan yan. Masarap. Wait na anak, hindi pa tapos. Double-double na pa lang open natin. Yan. Hindi na, bagal kasi ang ano is, ang HDD ko. So, antay lang natin. Tapos mababa pa ang ating processor. Ano ka, Intel si Pentium lang tayo. So ganun talaga, kailangan pan-testing lang naman siya. So yung ginagamit natin pang record kasi is magandang unit. i7. So, baka kasi masira pa. So doon na lang tayo sa Mora. So run na natin, tingnan natin kung anong result. Laki naman nito, ligitan natin. Maaalon sa ano sa camera, so parang mga delay sa camera, isang camera ko gamitin delay din sa kabila eh. Dito tayo yan, so dito hindi delay sa kabila, delay na camera. So, meron siya tayong 8 gig. So, ibig sabihin, basta full. May 8 gig tayo. Basta naman siya. So, nangyari. Ihitan nga natin ito para makita ang lahat. Responding. May problem pa siguro. Ay. Hindi ko pa pala napuntahan yung ano mo, ano? Hanapag ka? Hanapag ka na nyo? Ayan. So, testing. Testing, testing. So. So, delay. Delay ang ating isang camera. So, yan guys. Stress test ko lang sa inyo. Tapos pakita ko sa inyo mamaya.
So, mataka, dalawang stress test ang iraran natin. Isang, itong, ano, itong isa na 4 mark. So, oro timer lang natin para hindi walang daya. So, oras, clock. Pangit talaga ng hard disk ko, sira. Siguro yung hard disk na mga pan-laptop to eh. Mga hard disk na ano, mabagal mag-process, mga pinaglumaan. Itigig lang kasi ito eh. Itigig na hard disk. Delay. Yan, clock. Hindi naman siya nakahang. May ilaw ang keyboard. Namlock natin, hindi naman naghang. So, run natin dalawa. So, lagyan natin ang timer. Saan ba yan? Dito. Okay. Start timer. So, 3 minutes, 3 seconds. Okay. So, minimize muna natin yan. Then, go. Dalawang testing na 4 mark. Yan. GPU load is... GPU temperature 100% GPU load. Tingnan natin kung babagsak sa dalawang stress test. Yan. So may timer naman tayo guys. Lagyan natin ng timer. Then medyo matagal stress test, ma 20 minutes, 30 minutes. Kaya si skip na natin yung nalalabing oras para hindi maaba masyado yung video kasi ang isang video natin na maabot ng 1 hour pataas. So masyado maaba. Okay? So ito, if you can see, 17 minutes yung ating burn test sa ating nire-repair na GPU. So, I think it's okay na siya para sa testing na to. Wala naman siya nagiging issue o problem o cause. Kung ano man. So, it's working fine na siya. GPU natin bina-burn test. So, okay naman siya, it's working fine. So, ayan. Kita nyo. So, sa timer natin, so 18 minutes na siya. So, dual tester tayo. Naka 4 mark. Tapos, yung MSI combustor. 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 MSI combustor tester. So, ayan. So, yung ano niya, GPU temperature, maabot lang naman siya ng 76 degrees Celsius. And, pan speed is 63. So, yan. 100% GPU load. So, yung temperature niya naman, stable naman siya. I think, itong repairing natin na ito is okay na. Wala na siyang problema. So, subukan natin siyang patayin at buhayin kung magkaka-display pa rin. So, yan. Bumilis yung pan dahil tinanggal natin yung kanyang mga pinapalamig niya yung ating GPU chip. Ayan. So, bumilis yung pan. So, bumabagsak na yung temperature natin sa low temperature. So, palamagin lang natin siya bago natin siya patayin, din buhayin. So, ang issue kasi nito, minsan din, pag in-stress test natin siya, kapag pinatay natin, hindi nabubuhay. Ayun. Tapos, may time naman siya, yung pagka based lang sa mga sinasabi ng ating customer, kapag pinatay mo siya, tapos kinabukasan, hindi nabubuhay. So, kanina naman nabuhay siya nung pagka ano natin. Nagbukas naman siya. Yan. Tapos, subukan natin patayin para makita natin. So, palamigin lang natin yung ano. Babayin natin yung temperature. So, bumagsak na yung temperature niya sa lower degree. Okay. So, restart natin siya. Patay muna. Shutdown. Then, check natin kung mabubuhay. Kasi yun ang issue niya. Para bang ang issue niya na kapag pag nag-ano ka, halimbawa, pinatay mo siya, tapos parang pag binubuhay mo siya, yung sa display niya, parang hindi ba nagdi-display, parang ganun ang issue niya. Dahil nga may problema nga dun sa VRAM. Yun yung parang nagiging cause niya. Para bang ayaw mag-on, tapos kailangan mo po ng painitin, patayin, tapos i-on uli, patayin, i-on uli, para lang mag-display, kasi yun, parang ganun yung issue niya. So, ilang testing pa, ilang on pa bago mag-display. Yan yung parang cause niya. Parang siguro may nagtitrigger na
Either yung VRAM, parang pag hindi, pag bumaba yung temperature niya, hindi masyadong mainit, hindi siya nagbubuka. So based naman dun sa ano, parang sa nirebol natin yung VRAM niya. So mapapansin nyo dyan, yung, di ba may mga dumi siya na parang lupa. So parang ano siya, pag cold siya, malamig, parang nagkaroon siya ng static. Pero kapag pinainit mo siya, parang natutuyo, mainit yung VRAM. So nagdi-display siya, parang ganun siya eh. So yan, patay na yung ating ating computer. Yan, naka-off na siya. Subukan natin siyang buhayin kung magkaka-display. Power on natin. Tingnan natin kung mag-on pa rin siya. So ayan, nag-on naman siya. Asus ang ating motherboard. Medyo bagal lang talaga mag-load ang ating unit kasi low profile lang. Pero okay naman na siya siguro. It's working na. So may warranty naman tayo din in case na magkaroon ng back job or bumalik sa atin dahil mayroong issue. At least yung issue natin na garbage display then with error CHR1. Ibig sabihin is a VRAM error, failure. So, nag-okay naman siya after rebooling. So, wala na yung error. Nag-good na siya kanina. Upon checking, makikita nyo naman sa una nating video kanina. So, wala na siyang error. Kulay green na siya. Ibig sabihin, nag-pass siya. Nag-pass. Hindi na siya failed. Okay? So, it's working na. I think end up na natin yung ating video repairing. So, mahaba na yung oras nating naubos. I'm sure naman na it's working pa na yung ating GPU after a stress test. And 20 minutes stress test, it's working pa naman siya. Wala na siya naging issue. Yeah. So, working na siya guys. So, hanggang dito na lang yung ating video. So, sa lahat ng bagong salta, bagong viewers, don't forget to subscribe, like, and comment. Okay? See you in the next video. Bye-bye.